sa mga bundok ng buhay. Yan. Kayo, kung nag-Kristiyano kayo at sa palagay ninyo, okay na at magiging madali, magaan, okay lang ang lahat, walang problema, nagkakamali po tayo. Kasi sabi po ng Santa ng Diyos, dito sa bundok ito, magkakaroon tayo ng maraming problema. Ngayon, ito po ang pansinin ninyo. Ang paraan po ng sanlibutan, para umaman ka, manloko ka, mandaya ka, umagnyako ka. Anong paraan ng sanlibutan? Manloko ka, nako ka, mandaya ka. Yan ang paraan sa libutan. Yayaman ka. Ngayon, ngayong Kristiyano ka na, no? Pwede ka namang yumaman, pwede namang maging masagana ang buhay mo, pero hindi na sa paraan yun. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, anong pipiliin mo ngayon? Pwede kang umunlad ang buhay, pwede gumanda ang buhay mo sa paraan ng mali, sa paraan ng masama o sa paraan ng Diyos? Sa paraan ng Panginoon, paraan ng pananampalataya. Ngayon, ganun din naman sabihin natin sa halimbawa sa sakit at karamdaman. Pwede kang gumaling sa pamamagitan ng mga gamot. Ano pang mga gamot yan? Biogesic, diba? Pero sa paraan ng Panginoon, yung talagang pinakaparaan ng Panginoon, hindi na aasa ka sa gamot, pwede ka rin gumaling pero sa pamamagitan ng pananampalataya. So pwede. Ngayon, anong gagawin mo? Ito nga ang problema. Ang mga Kristiyano, hindi nila alam kung paano gumaling sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano, hindi nila alam kung paano umunlad ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakaasa sila dun sa akala lang, which is mali. Hanggang sa, tingnan yung mga Kristiyano, nagkadarasan kayo, nawawala sa mga Kristiyano, kasi nagpipilitang umapit sa matalim. Patras. Pero ngayon, paguhin natin ang kopi yun. Okay. Buksan niyo po ninyo ang inyong Bible sa Hebrews chapter 10, verse 8. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya ay tumalikod, hindi ko palulugdan. Okay. Sino may English version dito? Iha. Pakibasa. Arap ka nila sa kanila. Arap ka sa kanila. Okay. So ito na po, no? The just shall live by faith. Ano ang pinakamabilis? Ano ang pinakamabilis na paraan o pinakamabilis na way kaya nagpa-backslide ang mga Kristiyano? Ito po, no? Ang pinakamabilis, yung pinakaagad, yung pinaka ano ba tawag dito, pinaka turn off. Yung madali kang manlamig, madali kang mawalan ng tiwala sa Diyos, madali kang umatras sa Diyos. Ngayon, ano ba ang nakaka-turn off? Yung mabilis nakaka-atras, nakaka-backslide, nakaka-panlamig sa Diyos pagdating sa mga Kristiyano. Yung kilala mo ang Diyos, naniniwala ka sa Diyos, mahal mo ang Diyos, pero nawawala ang pag-umano sa Diyos, nawawala ang tiwala mo sa Diyos dahilan sa bagay nito. Ano yun? Ito po yung pinaka. Kapag hindi nasasagot ang panalangin mo, nawawalan ka ng tiwala sa Diyos. Yan ang pinaka. Yung greatest na reason bakit nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos ay dahilan sa hindi nasasagot ang panalangin natin. Misa kasi mga tao, simba lang na simba. Simba lang simba. Nakakapagtaka kasi, nagsisimba kayo, sino pinabutahan niyo? Ang Diyos. Ngayon, yung Diyos na yung pinagkakatiwalaan niyo. Pagkakatiwalaan ka ng buhay niya. Yun eh. Naniniwala ka sa Diyos, pero pagdating na dun sa mahigpitang sitwasyon, dun sa mahigpitang mga problema, hindi ka makapagtiwala sa Kanya. Bakit? Kasi alam mo,
na sa dinami-dami ng panalangin mo sa Kanya, napakarami na hindi niya sinasagot. Paano ko magtitiwala sa isang Diyos na hindi sumasagot ng panalangin? Minsan may tiwala ka pa nga doon sa kakaibigan mo, sa kakilala mo na mautaan mo siya. Bakit? Kasi sa mga nakaraan, pag umutang ka sa Kanya, pumapayag siya. Pero yung Diyos na tinatawag mo, ilang beses mo nang tinawag, kung gano'ng marami siyang beses na tinawag, gano'n din marami na hindi niya sinagot yung panalangin. Paano ka magtitiwala sa Diyos na yan? Pero naniniwala tayo sa Diyos. Naniniwala tayo sinasagot niya ang panalangin. Pero ang problema, yung panalangin natin, hindi niya nasasagot. Nakakapagtaka eh. Mga Krisyano, napakadaming magpunti sa Pilipinas ang katewa, mga religion na nasusulukutan. Bakit? Kasi nandun ang paniniwala nila sa Diyos, pero gano'ng kapakatiwala nila sa Diyos na sinisimbahan? Sabi nila, ang Diyos ng Iglesia ni Cristo, ang Diyos ng Katoliko, ang Diyos ng Protestante, isa lang. Pero gano'ng makatiwala sa Diyos na yan? Napakatsaga mo magsimba mula ng maliit ka hanggang sa lumaki ka, nagsisimba ka, tinuruan ka ng simbahan, tinuruan ka ng pagulang mo na may Diyos, pero gano'ng makatiwala sa Diyos na yan? Napakalaking porsyento po ng mga tao magsisimba, sa totoo lang, walang tiwala sa Diyos. Sino ba ang hindi nalalangin sa atin? Sino ba ang hindi tumawag sa atin? Yung mga tao na nagkakasabi natin, oh sige, kahit yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos, pero pag may problema yan, ano sinasabi? Diyos ko. Meron sasakyan na malapit na sa Kanya, alam niya hindi siya makakaiwas, anong sasabihin niya? Diyos ko. Nahulog yung bata, hindi niya hindi sabihin natin, malayo siya rin sa bata, nakita niya nahulog, halimbawa sabihin natin, anak mo yan, anong sasabihin mo? Diyos ko, natawag eh. Pag doon sa mga sitwasyon ng problema na, malaki na ang problema, natawag eh. Pero ilan sa mga tinawag mo, ilan sa mga problema mo na tinawagan mo, isang sinagot niya talaga, kaunting-kaunting, at kung meron man maraming salamat. Gano'n ba kalaking tiwala mo sa Diyos? Sa totoo lang, ang mga Krisyano, halos wala lang tiwala sa Diyos. Bakit? Kasi ang panalangin nila hindi nasasagot. At kung masagot man yan, siyang bahay. Para ka nanalo sa loto, tubos na pero hindi ka pa tumatama. Alala ko dati, nanay ko, mahilig silang tumaya ng sweepstakes ko. Nakailang libo sila sa pagtaya. Tapos nung nanalo sila, sabi ko, magkano na panalunan nyo? Mas marami pa yung tinaya namin kaysa na panalunan nyo. Hindi ba? Maging realistic lang tayo. Naniniwala ka sa Diyos, pero pagdating na ng problema, hindi niya sasagot talaga. Halimbawa na lang, ano? Halimbawa, sabihin natin, isahin mo na lang. Kikidnapin. Paparanso. Magkano? 2 pesos. Eh, hindi na ako tatawag sa Diyos. Why? Kasi kaya ko eh. Diba? Ano sige? Hindi na tayo kailangan tumawag pa sa ano. Ate, nangalit! Pahiramin mo ko ng 2 piso! Bakit? Kasi tutupusin natin si Pastor Simon. Hindi na! Bakit? Kaya ko din. Pero paano mo patutupusin natin si Pastor Simon na 10 milyon? Ako, tatawag ka na sa lahat yan. At it's good, tulungan mo ako. Pero gano'ng kasigurado na sa paghingi mo sa Diyos ng 10 milyon, ibibigay niya. Ha? Wala. Hindi ako susugad rin. Hindi ako susugad rin. Bakit? Kasi manatong yun eh. Bakit? Ilang beses na ba tayong sinagot ng Diyos kung tayo ay humingi ng 10 milyon? Wala. Pero naniniwala tayo sa Diyos. So may problema sa pananampalataya natin eh. Naniniwala ka sa Diyos kasi naniniwala ka may Diyos. Pero pagkakatiwala mo sa Diyos, yung problema mo, alam mo yun. Sabi nga nila, ano ba yung kwento? Yung isang tao na may tumutulay sa alambre, no? Sabi niya gano'n, naniniwala ba kayo na kaya kong tumulay ka sa alambre yan na hindi ako mahuhulog? Palakpakan yung mga tao, sabi niya, naniniwala kami! O sige, sabi niya, sino sa inyo naniniwala na makakatuloy ako yan? Tatawag ako ng isang volunteer, sasakay sa likod ko at tutuloy ako yan. Wala nang may gusto. Bakit? Alam, kasi kapag kayo, ikaw na, hindi ka papayag eh. May kutsilyong malaki kanina doon. Teka. O ganito na lang.
Naniniwala ka bang iingatan ka ng Diyos? Tayo ka na. Naniniwala ka iingatan ka ng Diyos? Ikaw sure ka naniniwala ka iingatan ka ng Diyos? Sure? Pasok mo yung kamay mo. Ano, hindi kita ako eh. Why? Ilang beses mo naman divine yung pasok ngayon at iningatan ka ng Diyos? Wala. Eh, wala kang tiwala sa Diyos. Ganun eh. Ngayon, dinadaan ko lang ito sa mga simpleng ilustrasyon. Pero, ito lang sa totoo lang. Sa paniniwala natin, o sa pananampalataya natin sa Diyos, hindi tayo talaga nasasagot. Amen po ba? Sinong mali rito ang Diyos ba? Hindi. Tayo ang mali. At hanggat hindi natin iaayos ito, yung pagtitiwala natin sa Diyos na makapangyarihan, na kayang bumati ng dagat at kayang bumuhay ng patay, wala pwede. Tatawag ka lang sa Kanya para, kumbaga, parang pinaka-last resort pero itiwala mo wala. So siguro po ito sa maikling illustration na napaintitig sa inyo, kahit pa paano, na may problema sa ating. O sige po, ganito. Isulat nyo kaya, matandaan nyo mabuti. Anumang panalangin natin, ano yung sinabi ko? Anumang panalangin natin, pag hindi kalooban ng Diyos, hindi niya ibibigay. Yan. Dahil serious kasi ito ituturo ko sa inyo, tandaan po natin ito. Anumang panalangin natin, kapag hindi kalooban ng Diyos, hindi niya ibibigay. Huwag niyo kakalimutan yan, yung naka-first point yan. Anumang hilingin natin, katuloy ito ah, anumang hilingin natin, o ipanalangin natin, o hingiin natin, hilingin, panalangin, hingin, anumang hingin natin, basta kalooban ng Diyos, ibibigay niya. Nandiyan sa mga talatang yan nakalagay ang isang sekreto na magpapaundan sa buhay ng isang Kristiyano. Marami kasi mga natutulog na Kristiyano na okay lang sa kanila magsimba. Nasabi nila, makapangyarihan ka ng Diyos. Oh, yes, Lord, makapangyarihan ka. Kaya kong gawin lahat. Meron pang imposible sa Diyos. Wala, lahat. Imposible sa Diyos. Lahat kaya ng Diyos gawin. Pero pag may problema na, hindi mag-o. Kakapit sa patalim. Bakit? Bakit? Kasi alam niyo mga kapatid, kung sinasagot ng Diyos ang panalangin natin, bakit pa tayo kakapit sa patalim? Parang ganito, Mark, pautangan ng 2 pesos. Kung pautangin mo, hindi na ako maghahanap ng iba. Di ba? Kung sinasagot ng Diyos yung unang prayer natin, bakit pa tayo aasa sa tao na lalapit sa tao ay kaya naman sagutin ng Diyos? Ay mga kapatid, mahirap ang nangigisuyo sa tao. Pag sabi nga sa katabi, ang hirap pumutang sa'yo. Halos magliit ako. Diba? Lalo na yung may mga amo, minsan mapapalipid ka na, papaaling ako, tapos sabi ka na wala, nangihirap ka, nag-iisip ka lang kung ano, nagiging matilim yung paningin mo, na nakikita mo yung bako, nakawa ko kaya ito. Bakit? Kasi yung unang hiniraman mo, hindi ka pinautang. Sino ba ang tinatawagan ng mga Kristiyano kung may problema, hindi ba ang Diyos? Pero ano nangyayari? Kasi hindi nga sila nasasagot ng Diyos kaya kung saan-saan nagpupunta. So yung makapangyarihan Diyos, wala nang kapangyarihan, kurindong pa. Nagtitiwala ka sa isang Diyos na hindi sumasagot. Ano ka ba? Yan ba ang Diyos natin? Kaso hindi nga eh. Sabi nga, meron bang imposible sa Diyos? Wala. Meron bang walang magagawa ang Diyos? Lahat magagawa niya. Makapangyarihan siya. Yung nga, sabi ko, kaya niya bumuhay ng patay. Kaya niya katiin ng dagat. Pero bakit yung maliit na hinihiling natin na hindi niya maibigay? Ano sabi kanina nandito? Rules and regulations. Mga kapatid, sa paghingi sa Diyos, may mga rules and regulations din. Kapag ka hindi kalooban ng Diyos na ibigay sa inyo, kahit anong dalangin mo, kahit anong lupasay mo rin, kahit anong iyak mo rin, kahit anong panggawa mo rin, at kahit anong pagpakaayon mo rin, nasasabi mo, magmula rito hanggang sa altar. Lumuhod ako, naglakad ako, nakaluhod.
Ginawa ko na lahat. Ginawa ko na yung pwede kong gawin. Nagsakripisyo na ako. Pero kung hindi ka looban ng Diyos, ibigay sa iyo, hinihiling mo. Pakisabi nga sa katabi, nek-nek mo. Hindi mo matatanggap yan. Ibibigay lang ng Diyos pag kalooban niya. Pero pag hindi niya kalooban, kahit na ano pang sabunod ang gawin mo rin sa katabi mo, hindi mo matatanggap yung hinihiling mo. Sa mga tuwid, hihilingin mo lang sa Diyos ang alam mo na kalooban niya. Pag alam mo na hindi niya kalooban, huwag mo hihilingin sa Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Kung alam natin na kalooban niya ito, hilingin mo. Kasi ibibigay niya. Pero pag hindi kalooban ng Diyos, huwag mo nang hilingin dahil hindi niya ibibigay. Teka muna, kaya po yun. Pakigalamit yung katabit, pakiyug-yug. Hanggang sa magulong buhok. Kuya Boy, paano kung malalaman kung kalooban ng Diyos yun o hindi? Di ba? Magsisimula tayo na bago ka manalangin sa Diyos, bago ka tumawag sa Diyos, bago ka humingi sa Diyos, alamin mo muna kung kalooban niyang ibigay yung hinihiling mo o hindi. Kasi pag kalooban niya, ibibigay niya. Pag hindi niya kalooban, hindi niya ibibigay. Kaya ang panalangin magsisimula doon sa alam mo ang kalooban ng Diyos. Eh, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Tingnan niyo po. Lahat ng may Bible, taas ang kamay. Yung Bible niyo, taas niyo. Yan, ang panakataas yan. Ang kalooban ng Diyos makikita sa Biblia. Nasaan ang Bible? Hawak ni Bilin. Okay. Sino pang may Bible rin? Tayo. Sino may Bible rin? Tayo. Yung may Bible, taas ang kamay. Taas yung Bible niyan. Sige, tayo kayo. Yung may Bible. Yung may Bible, taas ang kamay. Taas yung Bible niyo. Taas ang tayo kayo. Okay. Asan po ang Bible? Hawak ninyo. Nasaan? Nandito sa lupa. Wala sa langit. Kaya pwedeng marama ng tao. Kasi ang pinabasa kasi, yung may microbics doon pa. Ang kalooban ng Diyos, nandito, kasama ng tao, pwedeng buksan ng tao, pwedeng basahin ng tao, pwedeng alamin ng tao. Eh ang problema nga, yung Bible, hindi ako gagaling sa iyo. Yung Bible, nandoon saan? Sa tokador. Ginagawa ng anting-anting. Okay na. Ginagamit saan? Pag masakit ang ipin, pinapato ko rin. Lord, saan nagumulay sa kitang ipin niyo? Hindi. Ang salita ng Diyos, tatalab lang yan pag alam mo. Nakukuha niyo mga kapatid? Wala yan sa langit, wala yan sa buwan. Ang salita ng Diyos kasama ng tao, pwedeng manama ng tao. At nasa tao ang may responsibilidad na alamin na kalooban niya. Simbahan, ginagawa ko rin. Tingin ka na lang, tingin ka sa kaso. Naitigyan mo, simbahan. Peace be with you. Uwi na. Buksan niyo kayo verse ano? 1 John chapter 5 verse 14 and 15. 1 John chapter 5 verse 14 and 15. We have courage in God's presence because we are sure that He hears us if we ask Him for anything that is according to His will. He hears us whenever we ask Him, and since we know this is true, we know also that He gives us what we ask from Him. Okay. Alam niyo, sabi lang, ang prayer daw para pakinggan ng Diyos, kailangan daw merong hinig ang boses. Bakit di ba pakinggan kapag nakaganon ka lang? Bakit kailangan na minsan meron pang damdamin? Lord! Ibigay mo yung hinig ko! Bakit? Bakit kailangan maging emosyonal ka pa? Wala naman ang alagay na kailangan sumigaw ka eh. Wala naman sinabi na kailangan umiyak eh. Wala naman nakalagay rin na ibibigay ng Diyos sa iyo yung hinihiling mo. Pag nagmakaawa ka, wala. Ang sabi niyan, ibibigay ng Diyos yung hinihiling mo pag kalooban niya. Pakibasa ka sa Tagal. Hindi tayo nag-aatubling lumapit sa Kanya sapagkat alam natin ibibigay niya ang anumang tingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya.
Kasi alam mo kalooban niya. Tama, kamali ka, kamali. Kaya ito, bago ka mag-pray sa Diyos, bago ka humingi na kahit kaano sa Diyos, siguraduhin mo muna ang kalooban niya at ibibigay niya. Eh, paano ko malalaman, Kuya Boy? Kung kalooban niya hindi, hinahanap sa Biblia. Bakit? Sa Biblia, diyan makikita ang prinsipyo ng Diyos. Yung mga bagay na nakakagalit sa Diyos, yung mga bagay na nakakatuwa sa Diyos, makikita yung opinion niya, ano pa, yung katwiran niya, yung ayaw niya, at yung gusto niya. Ang Diyos, hindi siya yung tipong tahimik na tao to, nasa loob ang kulungan. Ibig sabihin mo, hindi mo malaman kung bigla nalang marunong to o hindi. Ang Diyos, hayag ang ugali. Misal, kapag kakamala pa ako sa plano, bakit ako hindi po? Misal kasi, hindi po mahihayin ako. Hindi ako yung pang nasakiki po, pero totoo yung jolly person ako. Madaldal nga ako eh. Misal, lagi ako sa number one noisy, nung elementary ko. Si Simon, hayag na hayag ang ugali niya, kaya gusto ng mga tao kasama eh. Mali ba na pag masungit? Pero alam na alam natin na si Simon, ganun ang ugali niya, hayag na hayag. Ang Diyos ay ganun din. Hayag na hayag ang ugali ng Diyos. Pero paano makikilala ang Diyos? Kasi sinabi ng katabi mo. O sige, tingnan natin ganito. Sino ang magsasasin? Sino sa inyo nakakita ng ganun? Yung nakaganun siya, nakapako sa cross. Di ba nakaganun yung paa niya? Di ba pamahulog ako? Yung nakaganun yung paa niya, di ba pinako siya? Tapos nakaganun siya. Ano yung tsura niya? Ayan ba siya? Yes. Paano? Paano yun lang? Nakita niya eh. Si Jesus, hindi mo payat. Wala kang mababasa rin sa Biblia niyan, payat siya. Pakisabi sa katabi, mabuti na lang, hindi mo kumukha. Wala kang makikita sa Biblia na siya yung payato. Siya po yung macho. Bakit? Bakit ang sinabi macho siya? Kasi si Jesus ang pinaka-perpektong sakripisyo. Ano ibig sabihin ng perpekto? Pogi. Hindi siya mukhang, sabihin natin, na mukhang, ano ba tawag dito? Yung parang pinagsamang goons and guns and goals na perpekto siya. Sa totoo lang, pag-aralan niyo yung Biblia, yung mga babae sa kanya, nababalik eh. Ito. Bakit? Perpekto siya, bakit? Eh kasi dapat perpekto ang isang sinasakripisyo sa Diyos at si Jesus ang pinaka-perpektong sakripisyo. Kaya hindi siya payatot. Ano? Macho siya. Perpekto. Pero naniniwala tayo, payatot siya kasi yun ang nakagisna natin. Nakagisna mo na lang sa narinig mo, nakita mo sa sinyakulo at napanood mo kung saan. Pero alam mo yan, doon sa source na yun, pero hindi mo alam yan dahil sa Biblia. Tama ba yung sinabi ko? Yung Biblia ang magsasabi sa'yo kung ano ang ugali ng Diyos, kung ano ang katwiran ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang ayaw ng Diyos. Nandiyan. Amen. Bakit ang mga Kristiyanong bagsak pagdating sa subject ng prayer? Ano ang dahilan? Kasi ito eh, nagsisimba naman ako. Oh. Kahit minsan, kahit na minsan wala akong pamasahin, naglalakad ako papunta sa simbahan. Tapos hindi pa sinagot ng Diyos yung prayer ko. Wala bang awa ang Diyos sa akin? Yan eh. Nagsasakripisyo ako, nag-overnight ako, bitbit ko yung anak ko. Meron pa akong klase bukas, may trabaho pa ako bukas. Tapos humiling lang ako sa Diyos, hindi niya binigay. Teka muna, bakit ka ba naglilingkod sa Diyos? Anting-anting, papaswerte. Na pag hindi niya sinagot ang prayer mo, magbabackside ka na, ano yung ginagawa ko pala ako sa Diyos? Ang Diyos pa tinakot natin. Bakit hindi niya sinasagot? Bakit bagsak tayo sa subject ng prayer? Pasado ka lang sa recess. Bakit ganun? Kasi ito eh, bakit ako napunta sa section D? Ano na sinabi sa Joshua chapter number 8 niya? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kasi umaasa ka nilang na bakit ganun, bakit ganyan. Teka muna, sino ba? Diyos. Ikaw ang Diyos. Bakit siya susunod sa'yo? Dapat tayo susunod sa Kanya.
Patakaran niya kung sino ba ang susunod, sino ba ang sasagot sa panalangin natin? Siya! Sumunod tayo sa patakaran niya. Ano sabi niya? Huwag mong... Okay, ang Diyos ay interesado sa kaginhawaan natin. Ang Diyos ay interesado sa tagumpay mo. Amen. Hindi niya gusto na nakaandyan ka nalang naghihintay ka nalang ng Pasko. Gusto niya magtagumpay ka. Pero mayroon yung kondisyon eh. Huwag mong kakalikan. Ibig sabihin, mag-aral tayo ng Diyos.